like I'm floating through the air. So, mga kalabay, isang magandang hapon sa inyo. Welcome po muli sa aking YouTube channel. For this video, gagawa po muli tayo ng tutorial. Tutorial po sa paggawa ng pamain. Mabilis ang pamain po sa iba't ibang uri ng isda. Lalo na po dito sa panggilid lang. Ang gagawin po natin ay yung hindi man po masyadong malalaking nylon. Gagamitin lang po natin ay number 8. Pampihikan po ito. Kung gusto lang po natin ng mga pangulam, mas mabisa po ito guys. Pandyan lang po ito sa gilid. Bago po natin simulan ng ating tutorial, kung bago ka ba lang po sa aking YouTube channel, gusto mo ng ganitong uri ng video tungkol sa paggawa ng mga pamain, nag-upload po ako ng isa hanggang dalawa sa loob ng isang linggo. Kung gusto mo po ng ganitong uri ng video, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated kapag may video po akong i-upload, para ma-notify po lagi ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat po. Yun lang po, simulan lang po natin. Narito po ang ating mga kailangan sa gagawin natin tutorial. Una po, ang gagamitin po natin kawil ay 569. Para sa, may, kung may sumibad mong malaki, hindi siya basta-basta bubuka. Sunod, ito po yung ating gagamitin, yun nga, yung tansi, nylon, number 8 na Yamato. Ito yung gagawin natin, pinakang daway niya. Tapos, brass. Saka blade. Tapos ito po yung ating mga tirlin. Iba't ibang klase po. Ang ating crystalline. Blue. Itim. Pula. Orange. Saka puti. Paghalo-haloin po natin yan. At kailangan pa rin po natin pala ng nito. Kung wala po kayong ganitong nito, yung pwede po sa cotton buds. Pero malaki po yun. Ito, maliit lang ito. Sa mga new gun ko lang po ito kinukuha. Tsaka lighter. Ang init po ito dito. Para, may resiksik po kasi ito sa loob. Para lumuwag siya, madaling sundutin. Huwag lang natin papakatagalan para hindi masunog. Iinitan lang ba? Ayan. Pagin na siya. Medyo tumitigas pati itong ating nito. Kaya pag tinalian siya, hindi siya lulubog. Ayan, simulan na po natin. Una po natin gagawin mga kalabay is kulay puti. Na ang katulad naman po nito ay dulong. Dulong na maliliit. Meron bang dulong na malalaki? Parang wala nga. Yan ang dulong po. Gagawin natin. Pino lang ito guys. Mga ilang piraso lang na puti. Mga 15 piraso nito. Okay na yan. Kasi pag kinapala natin ito guys, hindi na ito magiging dulong. Para na itong ano, dilis. Huwag lang natin siya papantayin guys. Kilusin natin. Para magmukhang isda siya. Ang ihahalo naman natin dito guys is
isang tigi isang hibla lang ito guys, isang hibla ng pula. Okay, isang hibla ng tin. Pwede nyo rin lagyan ng kahit isang hibla ng asal. Yan, talian na natin guys. Ayun nga pala, nakalimutan pa tayong ipakilala ng ating pantali. Nga pala, kulay itim na sinulit guys. Ito guys, pagdadalawahin lang natin yung haba ng tiril na ito. Dalawang pamain lang ito. Ayan. Tensyahin natin kung kalahati na siya. Bago natin talian. Puputulin, lagyan lang natin ng konting space sa gitna, tapos tali para doon natin puputulin naman. Napakasipit nito guys pag lalo na pag dyan sa gilid yung mga pag nandyan ang galunggong lumahan, nananawa ka sa pangulam. Kung ibinenta mo naman, nananawa yung bibili. Ang parehas may tali na, lagyan lang natin ng space sa gitna para doon natin puputulin. Tulin natin para hindi na maputol ang iba. Ganyan niya siya guys pag nabasa. Parang dulong lang siya. Hindi siya masyado mapansin. Pero kitang kita yung isda. Tulin natin. Tapos itong isa. Ganun lang natin itong pamain. Balik natin doon. Tapos putulin natin. Dalawa na siya. Ganyan siya guys pag na basa. Para siyang maliit na dulong. Sagpangin na dulong. Mga 30 piraso lang guys ang gagawin natin. Kasi pang gilid lang na to. Pwede rin to sa laot. Kaya lang kaya maliit siya pag dinabi ng malalaki. Sunod natin gagawin guys ay kulay yung nga pala green. Green na pala yung gagawin natin ano kasi pang gilid lang ito. Parang kulay lumot siya. Tapos sahaluan lang natin ng konting dilaw. Tsaka itim. Isang pirasong itim lang. Pa isang dilaw. Pinong-pino lang ito guys, pampihikan talaga to. Kapag ayaw kumain ng isda, magandang gamitin to. Lagyan lang natin ng isang tong pula. Talian natin. Para hindi na matalian ng iba, baka matalian pa.
teksturnya green. Sobrang pinan yan guys. Si Badrin nga pala dito guys, yung mga mulong, mulong kung tawagin dito sa amin, naman ko sa iba. At saka yung mga silay, at saka yung mga yahing, yung makas lang na balat, parang liha. Sa taas sulig, dalakang bukid. Yan, masibad yan, masibad dito guys. Ayan ang ganito kapino. Sabok na ito dito guys. Ayan, talihan na natin guys. Kunti lang ginawa ko kasi hapon na. Hapon ako nagsimula nito, eh gagamitin ko ngayon itong alas 4. Kaya dinadali ko lang ito para makadali ng pang ulam. Ayan, 20 piraso lang yung ating ginawa. Simula natin ang pagdali. Ganun lang guys ang pagtali. Ayan. Ganyan. Tapos ikot ng ganyan. Tapos tatlong ikot. Okay na yan. Pwedeng apat para sigurado, para hindi dumaplos. Ayan. Higitin lang natin. Ayan. Okay na. Ayan. Ayan lang guys. Magtali muna tayo ng marami. Sundutin na natin yung siksik nito para maluwang ipasok yung nylon. Kailangan nyo guys ng karayom na putol. Puputulin nyo yung dulo para hindi matilos, para maluwang isundot. Ngayon naman guys, para maliit na sagpangin. Ating kulay puti, parang dalong siya dito. Hindi pa lang guys ang higit ka lahat, hindi pa ang agad. Thank you.
nagustuhan nyo guys yung ating ginawang tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood.